So eto na nga po mga idol, Barangay Ginebra updates po tayo. Panibago at posibleng import nga po no ng Barangay Ginebra, ibinulgar na nga po ni Mr. Kinito Henson. Pero bago tayo magsimula, hihiling lamang po ako ng isang like bilang suporta na rin po sa ating YouTube channel. So narito na pinaka-latest update natin sa mga nag-aabang kay Justin Brownlee. So positibo no, ito nga po si Justin Brownlee sa naging THC carboxy result niya or anti-doping test. So ngayon marami nagsasabi dapat nang humanap ang Barangay Ginebra na magiging import nila na posibleng pumalit nga po sa kalibre ni Justin Brownlee. Meron din mga updates tayo nasagap no na ito nga pong si JB ayon na rin po kay Al Francis Chua no ay posible pang makapaglaro sa opening nga po ng PBA no sa darating na November 5, 2023. Pero sa opening lamang po yun at dahil may restriction siya at may suspension siya na posibleng umabot ng 1 to 3 months or pinakamatagal na po yan, 2 taon, ay kinakailangan talaga at no choice po itong si Coach Tim Cole at ang Barangay Ginebra na dapat kumuha po ng kanilang import or posible prospect din na naturalized player. So ang sinasabi po natin dito ayon na rin sa tinutukoy nga po ni Mr. Kinito Henson, eto nga daw po magiging import ng Barangay Ginebra ay naglaro na dati no bilang import din sa PBA. Ang tinutukoy niya po dito no ay walang iba kundi nagsisimula sa letter B. So nakuha po natin yung hint at wala po siyang ibang tinutukoy dito kundi itong si Tony Bishop. Bakit po itong si Tony Bishop? Nakatapat na nga po ng Ginebra sa finals no ng Meralco itong si Tony Bishop. Ang import po, high scoring machine siya nung that time no at nakita naman natin nakatapat niya doon si JB. Pero siyempre, ang Justin Brownlee hindi niya po matapatan. Talagang kinain lang siya ni Justin Brownlee ni JB. Pero hindi natin maitatanggi na itong si Tony Bishop ay bagay na bagay, fit na fit po sa Barangay Ginebra. Parang Justin Brownlee po ang kanyang kalibre no at talagang papaniwalaan natin, makikita natin yan kapag ka nagkaroon na ng live game sa PBA. So yung previous lamang no mga nakaraang araw lamang nagkaroon nga po ng tune-up game ang Barangay Ginebra kahit walang JB. So ang naging resulta panalo. So nakita po ninyo ginagawa na ng Barangay Ginebra ang kanilang magagawa kahit walang JB. Syempre kailangan nilang mag-adjust at makuha yung kanilang matinding chemistry na walang Justin Brownlee. Kasi nga expect the unexpected kung sakaling makapaglaro nga so opening ng PBA with 1 to 2 games itong si Justin Brownlee, so far so good, maganda kung ganoon ang mangyari. Pero kapag ka naging sobrang stricto no at hindi talaga pinayagan na makapaglaro itong si JB dahil sa kanyang suspension, ay posibleng kuhanin itong si Tony Bishop nga na ating tinutukoy. Pero as of now no ay talagang pinag-uusapan pa yan ng Barangay Ginebra ni Al Francis Chua at ni Coach Tim Cole. Pero para sa atin, fit na fit talaga itong si Tony Bishop at talagang magaling both defense and offense po yan. So nakakalungkot man na hindi po natin mapapanood posible itong si JB dahil sa kanyang restriction ay nagtagumpay ngayon ng China sa kanilang balak na maban or masuspinde sa PIBA at sa PBA itong si JB. So ang pinaka inaabangan nga po natin ngayon ay ilabas na ng ITA ang final result nga po nitong si Justin Brownlee. Alam naman natin positive yan pero ang hinihintay po natin yung suspension niya po, yung sanction ni JB kung gaano nga ba katagal. Kasi marami po naghihintay eh, may mga nagsasabi or may mga naglalabasan 1 to 3 months lang dahil nga hindi na nag-apila ng pangalawang urine test no itong kampo nga po ni Justin Brownlee. So malamang sa malamang hindi ito aabot ng 2 taon and for sure 1 to 3 months lamang ito. At alam naman natin nauubos na ang oras ng Barangay Ginebra. Dapat ngayon itatak na po nila sa isipin nila na posibleng walang JB at kumuha na lamang ng panibago or bago or pansamantalang naturalize or import nga po ang Barangay Ginebra, which is si Tony Bishop nga po ang ating sinasuggest. So well guys, napakaraming panghaganapan and please huwag nyo na pong kalimutan mag-like and subscribe bilang suporta na rin po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.